Ito po yung ating ginagawang shock lifter ng ating pure new breed, mga kois. Good morning, mga kois. This is Jan. Welcome back again sa ating YouTube channel. For this video, mga kois, meron tayong kunting i-share sa inyo, mga kois, yung aking ginawang shock lifter ng ating pure new breed. Ayan. So, mas mataas na siya ngayon kumpara doon sa wala pa siyang lifter. Yung height na niya ngayon ay standard na sa ating pure new breed dahil 230mm na, kasi may shock lifter na siya dito. So yan na po yung kanyang forma, mga guys. Yan. So back to standard height na siya, mga kois. So medyo mababa lang siya ng konti dahil yung kanyang gulong ay 70-80 by 17, kaya medyo mababa pa rin ng konti. Ito po yung ating ginagawang shock lifter ng ating pure new breed, mga kois. Dahil ang ginagamit natin ng mono shock ay sa Sniper 150, gusto ko ibalik ko siya sa standard height. Ginagawa ko itong shock lifter para sa akin lang pong personal na gamit. Yan. So ang sukat nito, ang haba nito hole to hole is 20mm. So yung mono shock ng sniper is 210mm, so eksaktong-eksakto, plus 20mm, eksakto siyang 230mm. DIY lang po natin to. Isa itong angle bar at tinabas ko at pinutasan. So mga kois, dapat eksakto lang yung pagbutas nyo rito, mga kois, ha, para magamit natin ng maayos yung shock ng Sniper 150. Tingnan natin kung hanggang saan kaya ng ating mono shock na sikanhan ng Sniper 150. Gusto ko kasi itong gamitin kasi sa price murang mura na siya kumpara sa ating original na mono shock ng ating Fury. So makabili tayo ng 2,500 na shock ng sniper original, pero sa ating Fury napakamahal. Nagtanong-tanong ako sa mga tindahan dito sa amin, 7K daw, kaya ginawa ko ng paraan yung shock ng Sniper 150 yung ating ipinalit sa ating stock na mono shock ng Fury. Install na natin yung ating mono shock lifter. Tanggalin muna natin yung bolt. Thank you.
So ayan na mga kois, balik na po sa standard size height ng ating Fury. So subukan natin itong monoshock ng sniper kung hanggang saan ang tibay nito. So makatipid tayo nito mga kois, dahil ito ay maraming mabibili sa mga online store, mga marketplace, at Toki Plus yung original nito. So unlike sa ating stock talaga ng monoshock ng Fury natin ay medyo may kamahalan. So ayan, subukan lang natin ito kung lang saan kaya ng original at sikanhan na monoshock ng Sniper 150. So sa gustong magpalit ng ganitong monoshock at gusto nyo ring gayahin yung aking ginagawa, so walang problema mga kois, sundan nyo lang at gumagawa rin kayo ng left turn nito. Yan, maganda naman. Siguro tatagal ito dahil original din ito sa Yamaha. Matibay rin. So hanggang dito na lang mga kois, at maraming salamat sa mga nag-subscribe sa akin at panonood niyo sa aking YouTube channel. At God bless po sa inyong lahat at sa ating lahat. Maraming salamat. God bless us all.